What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay pag-usapan natin kung paano po gawing bilan itong ating compass AW71. Okay? Bali guys, sa video to guys, ituturo ko siya kung paano siya gawing bilan and paano siya i-connect sa ating piso FP window. Okay? Bali guys, meron tayo dalang paraan para makonnect natin sa ating piso FP window ang ating compass AW71 na bilan. Una guys, pwede tayo mag-connect sa ating piso FP window gamit ang network switch. And pangalawa guys, na pwede natin mag-connect na directly dito sa ating antenna, okay? Para maintindihan natin guys, ipapakita ko na lang and punta ako sa aking malupit na computer, okay? Okay guys, ito ang aking compass AW71. Bali, naka-turn on na siya guys. Bali, itong yellow guys ay connected sa aking antenna. And then itong itim guys ay connected sa aking computer, okay? Bali guys, meron tayo dalang paraan para mag-config ito guys. Una guys, ay pwede natin config gamit ang ating computer. And pangalawa guys, ay pwede natin config gamit ang ating cellphone, okay? Sa cellphone guys, kailangan natin mag-connect sa kanyang wifi, okay? So sa akin guys, ang gagawin ko ay config ko siya gamit ang aking computer, okay? Yan. So, hindi ko na patagalin guys and simulan ko na kung paano gawing bilan itong ating antenna. Okay guys, simulan natin i-config ang ating compass AW71 na connected na sa aking computer, okay? Bale, una guys ay punta tayo sa ating paborito na browser para pasukan yung admin portal ni AW71, okay? Yan. Bale, ang kanyang default IP address ay ito guys, 192.168.10.1. Okay, enter. Bali, default password admin. Okay, bali, kung makita nyo guys sa network, wala siyang bilan. Okay, bali, ang gagawin natin guys ay kailangan natin i-upgrade yung kanyang firmware. Okay, kung makita nyo guys sa model, ganyan lang siya guys. So, anong gawin natin guys para ma-upgrade? So, meron ako gi-download na file na AW71 bilan. Bali, yun ang kailangan natin guys para ma-upgrade. Okay? Bali, ito yun guys. Ito guys. Yan. So, huwag kayong maglala guys kasi nga ibibigay ko yan para yung mga antenna nyo guys na AW71 ay pwede nyo i-upgrade para maging bilan. Okay? So, balik tayo. So, paano yung upgrade? Ito yun guys. Bali, click natin yung system and then hanapin natin yung upgrade, yan. Tapos dito guys, i-click natin yung choose file and then hanapin natin yung bin file na nakita natin kanina, desktop. Tapos saan yung guys? Kasi yung file ko guys ay nakalagay sa desktop. Ito yung guys, AW71 bilan firmware, yan. Tapos i-click natin yan. Okay? Tapos i-click natin yung update, okay? Tapos confirm. So, hintay natin guys. Mag-update yung ating firmware. Okay? Para maging bilan na siya guys. Hintay natin. Bali, after natin ma-upgrade and naging bilan na siya, ipapakita ko kung paano siya gawing bilan. And after nun, ipapakita ko kung paano siya i-connect sa ating piso FA window. So, meron tayo dalang paraan. Nasabi ko kanina, ay pwede natin i-connect ito ating AW71 na hindi na gagamit ng network switch at pwede rin tayo gumamit ng network switch, okay? Pero sa akin guys, mas gusto ko gumamit ng network switch. Mamaya guys, ipapaliwanag ko kung bakit, okay? So pasensya na guys, medyo masama ang pagkandam ko ngayon kaya medyo iba yung boses ko. Aww. And dati na bulol na ako magsalita. Okay, so hintayin natin guys matapos yung ating upgrade, okay? Okay, tapos na siya mag-upgrade. So, tingnan natin kung may nabago ba dun sa ating configuration. Okay, bali mag-paso ako sa kanyang admin portal. Okay, yan. Ayun, bali silipin natin yung network. Okay, so mayroon na siyang bilan. So, success yung ginawa natin guys. Bali, ngayon guys, bilan na ang ating compass AW71. So, ang tanong guys, paano siya gawing bilan? Okay? So, yun na guys, i-click natin yung network, tapos i-click natin yung bilan.
Okay, and then i-click natin yung add. Okay, sa connection type, kailangan ilagay natin ay unmanaged. Okay, VLAN ID. Okay, depende sa inyo guys kung 13, 22. So depende sa inyo guys kung ano yung trip nyo. Bali sa akin guys, ang nakasanay ko ay VLAN 22, kaya 22 ang aking ilalagay. Okay, 22. Tapos description, siyempre ilagay ko VLAN 22. Depende sa inyo guys, pero sa akin ito ang aking ilalagay. Okay, bali dito guys, check natin yung LAN 1. Okay, bali save. Ayun, so meron na tayong VLAN na configuration. Sunod yung ating Wi-Fi ng ating AW71. Kailangan natin baguhin, siyempre kasi nga gamitin natin sa PISO FA window. I-click natin yung wireless. Okay, so anong pangalan? So dito guys, ilagay ko ay PISO Wi-Fi AW71 para madali natin ma-determine. For the demo lang ito guys. Okay, siyempre walang password. Tapos VLAN, kailangan palitan natin ng VLAN 1. Yan. Tapos dito guys, advanced settings, click natin yan. Okay, so dito guys, pili natin baguhin yung kanyang channel. Merong auto, pero ang recommended ko guys na channel, pag 2.0 GHz natin na channel 1, 6 and 11, yan ang the best channel para sa 2.0 GHz na antenna. Okay, bali piliin ko guys ay channel 1. Okay, isolate guys, minsan gina-turn on ko yan para hindi basta-basta makopya o hindi makita ang ating mag-address ng mga scanner. Okay, i-turn on ko yan guys, bali apply yan. So yun na guys, na-configure natin and then nilalagay natin sa ating PSOE window kung gumagana ito guys yung ginawa natin. Okay, bali punta ako sa aking malupit na PISO FA window. Okay guys, itong aking PISO FA, wala lang siyang PISO FA box and wala rin siyang coin slot. Okay, pero gumagana siya guys. Bali ito ang aking antenna, TP-Link EAP110. Sa mga nagtatanong guys kung paano siya gawing antenna, itong ating TP-Link EAP110 ay meron tayong tutorial. Okay, bali guys, anong gagawin natin guys? Kailangan gawin natin VLAN ang ating Orange Spy, ang ating PISO FA window. Okay, so kailangan mag-connect muna ako sa aking PISO FA window. Ayan guys. Okay, ayan, hanapin ko yung PISO FA zone. Ayan. Okay, tayo natin mag-connect. Ayun. Okay, kasi ang plano guys, pa naging VLAN ito guys, ay hindi natin kailangan gamitin itong ating USB to LAN. Okay, and then tatanggalin ko itong antenna kasi nga ang gagamitin natin itong ating compass na ginawang VLAN. Okay, balik-balik tayo doon guys. Yan, tapos punta ko sa admin portal ni LPB. Yan, plus admin, admin madilim. Yan. Okay, ayun, bali pasok na tayo sa admin LPB portal. Okay, bali punta tayo sa interface and then gawin ko siyang VLAN. Okay, tapos 22 ang ilagay ko dito guys kasi nga 22 yung nilagay ko sa aking compass AW71. 22. Okay, and then save. Okay, ayun, bali ang gamit ko na software sa aking PISO FA window ay LPB. Ayun, na-save na. So next guys ay ikukunik ko sa guys na hindi gamit ang ating network switch. Papakita ko kung paano siya gagawin. Okay, bali yun guys. Okay, bali
hindi ko na kailangan ito guys, yung ating TP-Link. Naantay na, kasi nga ito na ang gagamitin natin guys. So tanggalin ko muna guys. Bale sa compass, yung yellow kailangan connected sa PUE1. Yan, 1. Okay, dito sa ating PUE adapter. Okay, bale ito guys, ito ang ating interconnection sa ating orange spy, ay dito natin i-connect sa dito sa LAN dito. Yan, sa PUE adapter dapat connected dito ang ating interconnection sa LAN. Okay, bali itong blue guys ang aking interconnection. Okay, bali sunod guys ay ito guys, itong ating port sa orange spy ay kailangan connected dito guys, dito sa PUE LAN. Yan, okay, kunin natin guys itong extra na LAN cable. Okay, kasi hindi natin gagamitin yung USB to LAN. Okay, ayun. Yan, tapos dito. Okay, bali review mo natin guys, review. Yan, bali PUE1 ito guys. Yan, PUE1 ay connected sa PUE sa adapter natin. Tapos itong PUE LAN sa kabila ay connected sa orange spy. Okay, tapos itong ating interconnection ay connected dito sa LAN ng PUE adapter. Okay, bali restart natin para ma-refresh lahat itong ating piso FF window and para malaman natin kung gumagana. Okay, so patayin ko muna ang aking piso FF window. Yan, tapos ibalik natin. Ayan. Okay, bali check natin kung gumagana. Bali ang nilagay ko na wifi name piso FF AW71 for the demo. Okay, try natin mag-connect. Okay, subukan natin mag-connect. Ayan, AW71 ito. Ayun guys, gumagana ang ating bilan sa ganitong setup. Okay, ayan, try natin mag-insert. So positive, gumagana yung bilan na ginawa natin sa AW71. Okay, sa ganitong style. Ang sunod guys, paano siya i-set up gamit yung network switch. Okay, bakit gusto ko ng network switch guys? Kasi isipin nyo guys, dalawa ang nakakunik dito guys. Okay, paano guys na 30 meter yung taas ng antenna o LAN cable na kailangan natin? So kailangan natin yung 30 meters na dalawa. Yan, so medyo magasto guys, kasi nga dalawang LAN cable lang gagamitin natin kung sakali na 30 meters yung paglalagyan natin ng antena. So dito natin gagamitin yung nitro switch para hindi naman magasto sa LAN cable. Okay, bali ito ang aking network switch. Okay, bali ito ang gagamitin natin guys. Bali saksak ko muna. Yan, bale yung tanong guys, paano naman yung wirings niya, paano i-connect sa network switch. Okay, bale ganito yan guys. Okay, bale ito guys, ito ating LAN cable na yellow ay isaksak natin sa PUE LAN. Okay, yan. Okay, tapos ito guys, wire galing sa orange spy 1 ay i-connect natin sa network switch. Okay, yan. Tapos yung internet connection natin guys ay ililipat natin, nilagay sa network switch. Okay,
Yan. Bale, kayo na bahala guys kung paano isaksak dito sa Nitrox Swiss kasi nga gumagana naman guys kay Sunny Connect. Okay? Base sa na guys kay masama pagkanda ko ngayon. Bale, sunod guys. Yung kailangan natin extra wire, saan yun? Okay, sunod guys. Meron tayo wire dito. Yan. Bale, sunod guys. Extra na LAN cable, saksak dito. And then, isaksak sa LAN dito sa LAN ng PUE adapter. Okay? Yan. Okay? Ulitin ko guys. Itong orange pie na LAN cable ay connected sa network switch. Okay? Bale, itong yellow na PUE LAN dito connected sa PUE adapter. Bale, nilipat natin guys. Bale, itong LAN na galing sa PUE adapter ay connected sa network switch. And then yung ating internet connection ay nakasaksak rin sa network switch. So meron tayong tatlo na LAN cable. Okay? Yan. So subukan natin kung gumagana. Okay, bali hanapin natin yung PSWiFi AW71. Okay, so ayun guys, success yung ginawa natin guys na config. So gumana sa guys na gamit ang network switch. Okay, so hopefully guys meron kayo natutunan. So depende sa trip nyo guys kung anong trip nyo guys na setup, kung gagamit kayo ng Nitrox switch or yung dalawang LAN cable. Okay, so hanggang dito lang guys, no. Thank you for watching.